Magandang araw! Welcome back sa aking channel! Ako po si Binibining Jonibel E. Bemiones at welcome again sa aking channel! At ngayong video na ito guys ay magkakaroon na naman tayo ng panibagong aralin kung saan matututunan na naman natin ang mga aralin na madalas nakakalimutan na natin sa Filipino. At ngayon, ay babalikan muna natin yung mga nakaraang tinalakay natin sa past video natin. At tinalakay natin ang mga kasaysayan na ating paantikan. Kung saan ito nagmula, ano ba yung mga kaganapan o mga events bago nagkaroon tayo ng isang mayamang paantikan dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat guys, bago tayo tumungo talaga sa aralin ng panitikan, pag-aaralan muna natin ang bahagi ng ating wika at gramatika. So, pag-aaralan muna natin ngayon ay ang wika at gramatika bago tayo tumungo sa aralin ng panitikan. Okay? So, yung tatalakayin natin ngayon ay isang magandang paksa o topic na kung saan madalas hindi natin siya nagagamit ng maayos sa pakikipag-usap o paglalahad o pagpapahayag ng ating mga saloobin o mga nais nating sabihin. Ngayon, bago tayo magsimula, ay bibigay ko muna sa inyo yung mga layunin bago matapos ang aralin na ito. Ang unang layunin ay nakikilala ang paghahambing na ginamit sa bawat pangusap. So, makikilala natin yung mga salitang gagamitin natin sa paghahambing. Pangalawa, napupunan ang angkop na uri ng pahambing ang pangusap. Nagagamit ng wasto ang mga paghahambing sa pagpapahayag. So, ayun yung mga layunin na ating dapat makamit bago matapos ang aralin na ito. Ngayon naman, bago natin formal na talakayin ang ating paksa, ang ating topic, ang ating aralin, ay meron na kayo papakitang mga larawan. So, tingnan natin yung unang larawan. So, makikita nyo dito sa unang larawan, ano makikita nyo? So, meron kayong dalawang babae dyan. So, kilala silang mga beauty queens sa mga pageant. So, makikita nyo sa mga pageant. At silang ang mga nanalo sa Miss Universe. So, si Tia Wurtzbach and si Catriona Gray. So, makikita nyo dyan sa larawan na yan. Ano ang mapapansin ninyo? Pareho silang maganda. Si Tia Wurtzbach at si Catriona Gray ay parehong maganda. Okay, meron tayong ginamit na salita doon para sila ay paghambingin. Okay, so ang salitang ginamit natin doon ay ang salitang pareho o parehong maganda. So, mapapansin ninyo, sa paghahambing na iyon, ibig sabihin sila ay magkatulad. Okay? Pangalawang larawan ay, okay, makikita nyo dyan yung dalawang bata. Okay? Ano mapapansin nyo sa larawan? Yung isa, nagwawalis, yung isa, nakaupo lang, nagko-computer. Paano nyo siya bibigyan ng pahayag o pangungusap? Meron ba kayong naisip? So, may naisip kayo, type nyo lang po dyan sa comment. Okay? So, maaari natin bigyan ito ng pangungusap. Halimbawa, mas masipag. Ayan ang pangalan ng babae ay Ana. O lalaki naman ay si Alan. Mas masipag si Ana kaysa kay Alan. Okay? Mas masipag si Ana kaysa kay Alan. So, ano kaya yung salitang ginamit doon para maghambing? Okay? Yung salitang mas. Ibig sabihin, mas nakahihigit ang isang tao o yung katangian ng isang tao o yung ginagawa ng isang tao patungkol dun sa isa pang tao na binagin, na pinaghahambing. Okay. Pangatlong larawan naman, makikita nyo dyan yung dalawang larawan. Okay, yung isa makikita nyo, yung isa malakas kumain, yung isa naman hindi. Okay, para natin gagawa ng pangungusap yan ng paghahambing o paghahambing na pangungusap. Okay, halimbawa, di gasinong malakas kumain si Kurt kaysa sa kanyang ate. Di gasinong malakas kumain si Kurt kaysa sa kanyang ate. Okay. Para mas malinaw sa atin kung ano nga ba itong pinapakita kong mga halimbawa, ngayon naman ay tutungo tayo sa pinakapaksa ng ating aralin ngayong araw. So, ang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay ang
paghahambing. Alam ko, marami sa inyo ang mga mahilig maghambing ng tao o bagay sa kanilang paligid. Mahilig maghambing dahil hindi makapagdesisyon. Naghahambing para makapili ng mas maganda o mas mainam o mas nakakatulong sa atin. Diba? Mahalaga yun sa pang-araw-araw natin ginagawa at mga desisyon. Tama. Pero ano nga ba ang paghahambing? So, ang paghahambing po, ito ay isang paraan ng paglalahad. Pero ano nga ba ang paglalahad? So, ang paglalahad ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magbigay ninaw ng isang konsepto o kaisipan. Ibig sabihin, ito yung paraan ng pagpapaliwanag upang mas maintindihan ng makikinig o nang bumabasa. Ang paghahambing din ay nakatutulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. Sabi nga nila, kapag gumagamit tayo ng mga salitang ito, mas nagiging malinaw yung nais nating sabihin at hindi nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. So kapag gumamit tayo ng paghahambing, sa tulad ng mas or di gaano, natutulungan tayo ito na mabigyang linaw yung mga paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang bagay na ating pinaghahambing. Halimbawa, meron tayong gusto puntahan. Halimbawa, gusto natin puntahan ay Baguio at Tagaytay. Pero may nagdalawang isip tayo kung ano ba yung mas mainam puntahan. So, magkakaroon tayo ng pagtatalo sa ating kaisipan. So, minsan, humihingi tayo ng suggestion o suggestion sa ibang tao. Ano ba? Uy, ano nga ba ang mas maganda at mas malamig? Baguio ba o Tagaytay? So, yung kausap mo, magkakaroon sila ng response. Ano ba yung response nila? So, sabihin nila, sa tingin ko, mas maganda ang Baguio kasi mas malamig doon. Ganun. O kaya naman, sa tingin ko, ang Baguio ay mas maganda kaysa sa Tagaytay. Gumagamit sila ng salitang mas o salitang paghahambing para makapag-desisyon doon saan sila pupunta. Napakalagang bagay nito sa pang-araw-araw nating gawain o mga desisyon. Sa paghahambing din, hindi natin namamalayan. Ngunit kung mapapansin natin na yung paghahambing talaga ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang natin napapansin, pero napakahalagang bagay siya ng ating pang-araw-araw na gawain. Halimbawa na lang, nagagamit natin yung paghahambing sa pagpili, di ba? Yan ay pagpili ng mga bagay na ating gagamitin, yung mga nais nating kainin, ano ba yung gusto nating mas kainin ngayong araw at bukas, ano ba yung mas masarap kainin, ano ba yung hindi gaano masarap kainin, ganon. Kaya naman sa pagbabiyahe natin, okay? Ano ba yung mga sasakyan na ating sasakyan? Mas maganda bang sumakay sa bus o sa jeep? Sa van or sa jeep, di ba? So, gumagamit din tayo ng paghahambing doon. Kaya naman, yung kanina, yung sinabi ko sa mga lugar na pupuntahan natin, gumagamit din tayo ng mga paghahambing, mga salitang paghahambing. At kadalasan, yung minsan, kapag ginagamit natin ang paghahambing, mas malinaw sa atin at mas klaro sa atin kung ano ba yung gusto natin nais ipahayag o ilahad sa ibang tao. Sa paghahambing din, isang mahalagang sangkap sa uri ng paglalahad na ito ay ang hambingan ng pang-uri. Ano ibig sabihin nun? Madalas kapag tayo ay may hinahambing, ang madalas na inihahambing natin ay ang mga salitang pang-uri. Ano nga ba yung pang-uri? Ang pang-uri ay adjective sa English. So, ang pang-uri ay mga salita naglalarawan sa pangalan, o noun, o panghalip, o pronoun. So, equivalent nito sa English ay adjective. So, an adjective is a word that describes a noun or pronoun. So, may iba't ibang uri tayo ng pang-uri na ginagamit natin sa araw-araw nating gawain o sa pang-araw-araw nating pakikipagtalastasan at pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. Ang pang-uri, ito ay paglalarawan ng tao, bagay, lugar, upuok, o pangyayaring nakatuon sa dalawa o higit pa. So, kanina ko po binabanggit yung paghahambing, pero hindi ko pa formal na naipapaliwanag sa inyo ang iba't ibang uri o dalawang uri ng paghahambing. So, meron tayong dalawang uri ng paghahambing at ito yung paghahambing na magkatulad at paghahambing na di magkatulad. So, alam ko naman na alam na ninyo ito, iba sa inyo alam na ito at siguro kapag nabanggit ko na yung mga ilan dito ay mas medyo naaalala nyo na rin kung ano yung nais kong talakayin ngayong araw. Okay? So, una natin tatalakayin ngayon ay ang paghahambing na
magkatulad. So, ibig sabihin ng pahambing na magkatulad ay inihahambing natin ang dalawang bagay na magkatulad o halos magkatulad. Bago natin talakayin yung kung ano nga ba yung pahambing na magkatulad, balikan na natin muli ang kahulugan ng paghahambing. Ang paghahambing o komparatibo sa ibang termino ay ginagamit kung naghahambing ng dalawang antas o level ng katangian ng tao, bagay, ideya, pangyayari at iba pa. So, ngayon, tumungo naman tayo sa kahulugan ng paghahambing na magkatulad. Ano nga ba ang paghahambing na magkatulad? Ang paghahambing na magkatulad ay ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambing ay may pantas na katangian. So, sa paghahambing na magkatulad, sa magkatulad ng katangian lamang ito ginagamit at ginagamit natin ang mga panlabing gaya ng magka, sing, sim, sin, magsing, magsim, magsin, ga, pareho, at kapa. Kung mapapansin ninyo, halos magkakapareho lang sila na kahulugan. Tama. So, ginagamit po kasi natin siya sa dalawang bagay o dalawang tao o dalawang pangyari na magkatulad ang katangian o sitwasyon o itsura. Pero bago natin bigyan ng halimbawa, pangungusap ang mga panlapin ito na paghahambing na magkatulad, bigyan natin ng linaw yung pagkakaiba ng sing at sim, pagkakaiba yung kahulugan ng kasing o magkasing, kasi baka malito kayo doon, kasin at kasim, at ang kasim at magkasim. Halos magkapareha lang siya, pero ginagamit siya sa ibang paraan. So, paano natin malalaman? So, yung salitang kasing at magkasing ay ikinakabit sa unahan ng salitang ugat na nagsisimula ka, a, e, i, o, u, or ka, ga, ha, ma, na, ya. Doon siya ikinakabit sa unahan. Ulit, ang kasing o magkasing po ay ikinakabit sa unahan ng salitang ugat na nagsisimula sa a, e, i, o, u, ka, ga, ha, ma, na, ya. Okay? So, maliwanag. So, tandaan niyo po yun. Doon lamang po siya kinakabit sa unahan sa mga salitang ugat na nagsisimula sa mga pinanggit ko mga letra. Sumunod naman ay yung kasin at magkasin. So, sumunod naman yung kasin at magkasin. So, yung kasin at magkasin ay kinakabit siya sa unahan ng mga letra ng salitang ugat na nagsisimula sa da, la, ra, sa, at ta. D-L-R-S-T. So, doon po siya kinakabit yung kasin o magkasin. Okay, maliwanag. Sumunod, yung kasim at magkasim. Yung kasim at magkasim ay kinakabit lamang siya kung ang salitang ugat ay nagsisimula sa letrang ba o pa. B or P. Yun lang. Silang dalawa lang. Yun lang pwedeng, doon lang pwedeng gamitin yung kasim at magkasim. So, lagi nyo po yung tatanda. Okay, maliwanag. Baka malito po kayo kasi meron talaga, di natin maiwasan na nagkakamali tayo ng gamit, lalo na kapag pang araw-araw na pakikipagpalastasan, pakikipagkomunikasyon, pakikipag-usap. Di na namamalayan yun. Pero syempre, pag informal o informal naman yung pag-uusap, medyo katanggap-tanggap na siya dahil hanggat nauunawaan, pasok na siya. Pero kung gagamitin po natin yung mga salitang ito sa mga formal na sulatin, kailangan po natin gamitin ito ng wasto at ng naayon sa pagsulat ng pangungusap. So next naman ay bibigyan natin ng ilang halimbawa yung mga binanggit kong mga panlapi o mga panlaping ginagamit sa paghahambing na magkatulad. So unang halimbawa natin ay magkamukha sina Marian Rivera at Carla Avellana ayon sa kanilang mga tagahanga. So ginamit natin dyang panlaping paghahambing na magkatulad ay ang magka. So, mapapansin ninyo, ito ay nagsasaad o naglalahad na si Maya Nevera ay merong pagkakatulad ang mukha. So, yun yung ibig sabihin ng magka. Sumunod naman, pangungusap ay, sing ganda ng rosas ang kanyang mga
paglalagi. Pangatlo, magkasing ganda ang Pilipinas at ang bansang Korea. So, itong sing at magkasing ay halos ginagamit sa lahat ng uri ng pagtutulat. Para mas lalo nating mas maintindihan, ano nga ba ang pagkakaiba ng singganda o magsingganda sa magkasingganda? So, yung singganda, pag itatranslate natin siya sa English o English, ibig sabihin niya ay equally. Mayari, equally pretty. Okay? Halos, ano sila, magkatulad talaga. Yung magkasingganda, ibig sabihin nun, as pretty as each other naman sa English, halos magkatulad na yung kagandahan nila. Halos pa lang. Okay? So, yun yung pagkakaiba. Baka sabihin nyo pareha lang sila. Hindi po sila magkapareho. So, lagi, i-take note nyo po yun. Yung magsingganda o singganda, isa lang po yun. Tapos yung magkasingganda, iba pong kahulugan nun. Tingnan natin ha, ulitin ko. Yung singganda, ibig sabihin nun, equally pretty o equal yung kagandahan nila. Yung magkasingganda, ibig sabihin halos lang, halos magkasingganda. Hindi pa totally equal, pero halos magkatulad siya. Okay? Ika-apat naman na pangusap, ang amoy ng iyong pabango ay simbango ng regalong pabango ng aking nanay. So, mapapansin ni dito ay simbango. Ginamit natin dito ay sim kasi nagsisimula ang salitang ugat sa letrang ba na bango. Okay? Ikalima naman ay magkasimpantay lamang ang tangkad ng aking guro at ng aking tatay. So, ang ginamit natin dito ay magkasim. Bakit magkasim? Kasi ang salitang ugat na susundan ay nagsisimula sa letrang pa. Ika-anim na pangusap, may dalawang bansa sa Asia ang magsingyaman o magkasingyaman. Pwede nyo gamitin yan, depende sa pangusap ninyo. Magsingyaman o magkasingyaman. Ikapitong pangusap, magsintangkad si Paul at Alan. So, balikan nga natin ulit, ano ibig sabihin ng magsin? Ibig sabihin, equally tall o magkasintangkad, ibig sabihin as tall as each other. So, halos magkapantay o halos magkatangkad. Ikawalong pangungusap, magsindami ang aklat sa aking kwarto sa silid aklatan sa aming paaralan. Ibig sabihin, nung unang pangungusap, magsindami, ibig sabihin, pantay ang dami ng kanilang aklat. Dito naman, sa pangalawa, magkasindami, ibig sabihin, halos magkasindami na yung dami ng kanilang aklat at hindi magkapareho ang dami ng kanilang aklat. Okay, ikasyam na pangungusap. Gamunggo ang laki ng kanyang lunal sa kanyang pisngi. Gamunggo ang laki ng kanyang lunal sa kanyang pisngi. Ang ga ay nangangahulugan din ng gaya ng, tulad ng, at ng, paris ng. Gamunggo ang laki ng lunal sa kanyang pisngi. Halo, ibig sabihin, kasing laki o katulad ng laki ng munggo ang kanyang lunal sa kanyang. Pwede mo yung gamitin kung gusto mo maghambing sa isang bagay na halos katulad ng laki nung nasa pisngi o nung lunal sa kanyang pisngi. So, hinalintulad niya ito, paghahalintulad ng kanyang ginawa. Okay? Isa pang halimbawa ng ga ay ang gamundo ang pagpapahalaga ng kanyang ina sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, halos kasing laki ng mundo ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ibig sabihin nito, sobrang lawak at walang hanggan ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ika-sampung halimbawa, si Binibining Belle at Binibining Tony ay parehong guro sa asignaturang Filipino. Ibig sabihin, kami ni Binibining Belle at ng aking kapaguro na si Binibining Tony ay pareho at magkatulad na nagtuturo ng asignaturang Filipino. Okay? At ang huling halimbawa sa paghahambing ng magkatulad ay si Joyce at si Marie ay kapwa mahusay sa pagbabasa ng pula. Si Joyce at si Marie ay kapwa mahusay sa pagbabasa ng pula. So, ang ginamit nating salita dito ay ang salitang kapwa. Hindi naman pag sinabing kapwa yung kapwa-tao mo. Hindi yun. Ibig sabihin ng kapwa, halos kasing kahulugan din siya ng pareho. So, huwag kayong maguguluhan doon. Pag ginamit siya sa paghahambing, automatic, ibig sabihin nun ay pagkakapareho o pagkakahalintulan. So, kung meron pa kayong naiisip na mga halimbawa na pangungusap na sa tingin nyo, naguguluhan kayo, pwede po kayo magtanong sa akin.
dyan sa comment. Okay? Ikalawa namang halimbawa o uri ng paghahambing ay ang paghahambing na di magkatulad. So, ibig sabihin, ang paghahambing na di magkatulad, ito ay nagbibigay ng diwa ng pagkakait o pagtatanggi o pagsalungat sa pinatutunayang pangungusap. Ang mga pahambing na di magkatulad ay ginagamitan ng mga panlabing higit, lalo, mas, at di hamak, at marami pang iba, di gaano, di gasino, at di masyado. Para sa kaalaman ng lahat, meron dalawang uri ng paghahambing na di magkatulad. Ang una ay ang paghahambing na palamang, at yung pangalawa ay ang paghahambing na pasahod. Sa palamang, ibig sabihin po nito ay mas nakadalamang yung isang bagay, isang tao doon sa isa pang pinaghahambingan. Okay? So, dito ang mga ginagamit ay ang higit, lalo, mas, at di hamak. Kung mapapansin ninyo, ito ay yung madalas na ginagamit talaga natin sa pang-araw-araw. Kaya ito yung ipapaliwanag ko dito sa bahagi ito. Sumunod naman, ibigay ko ang mga halimbawa ng mga pangungusap na ginagamit sa paghahambing na di magkatulad na palamang. Unang halimbawa, higit na mahabang oras na pag-aaral sa paaralan ngayon kumpara sa dati. Mapapansin ninyo ang ginamit nating salita diyan upang maghambing ng di pagkakatulad ay ang higit. Okay? Ibig sabihin, mas nakalalamang o mas higit na mahaba ang oras sa pag-aaral ngayon kaysa dati. Dati daw ay mas maigi, ngayon mas mahaba na daw. Okay, pangalawang pangungusap, mas mahaba ang kanyang buhok kaysa sa akin. Anong ginamit nating salita? Ang ginamit nating salita upang maghambing ay ang mas. Mas nakahihigit ang haba ng kanyang buhok kaysa sa akin. Di hamak na mapagpursigi ang mga taong lumaki sa hirap kaysa lumaki sa yaman. Ano ang ginamit nating salita sa paghahambing na di magkatulad? Ang ginamit nating salita ay ang salitang di hamak. Ibig sabihin ng di hamak, hindi yung hamak na isa ka lang hamak na magsasaka, hindi ganon. Ibig sabihin ng di hamak, ibig sabihin higit o mas higit. Ganon din yung kahulugan naman. Iba lamang ang ginamit na salita. Pero halos magkatulad na kakaunti. Depende na lang sa inyo kung paano nyo gagamitin para mas maging masining ang inyong paglalahan at pagpapahaya. Sa panghalimbawa, sa paghahambing na di magkatulad na palamang ay lalong gumaling sa larangan ng pag-awit si Alex Gonzaga kaysa kay Donalyn Bartolome. So, ang ginamit ko doon ay ang salitang lalong. Okay, yung salitang lalo o lalong. Okay, mapapansin ninyo, parang katulad din siya ng higit, di ba? So, depende po sa inyo kung paano nyo siya gagamitin at mas akma sa pangungusap. Mapapansin naman ninyo kung maganda siya pakinggan o hindi. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo siya gagamitin sa pangungusap. Okay, isa pang halimbawa, gagamitin natin yung salitang di hamak. Di hamak na matatangkad ang mga Amerikano kaysa sa mga okay? Di hamak o ibig sabihin mas higit na mas matatangkad ang mga Amerikano kaysa sa ating mga Pilipino. Pwede nalang dito na yung katotohanan at isang pahayag na talagang hindi naman talaga tayo gaano matatangkad. At ang mga Amerikano ang talagang higit na mas matangkad kaysa sa atin. Pangalawang uri naman ng paghahambing na di magkatulad ay yung pasahod. Dito ginagamit natin ang mga salitang di gaano, di gasino, at di masyado. Yung di gasino, hindi siya masyadong ginagamit. Pero yung di gaano at di masyado ay madalas siyang ginagamit. So mamaya yung di gasino, mas maipapaliwanag ko siya mamaya sa inyo. Kasi hindi siya talagang madalas ginagamit ang mga tao ngayon. So ginagamit lang siya madalas kapag sa mga formal na diskusyon o formal na sulatin, doon siya pwedeng gamitin. Pero para mas gusto niyo siyang gamitin, ngayon malalaman niyo siya kung paano siya gamitin. Pero bago lahat, ano nga ba ang pasahol? Ang pasahol, ito ay ang kulang sa katangian ng isa sa dalawang pinaghahambing. Kulang sa katangian ng isa sa dalawang pinaghahambing. Yun ang kahulugan ng pasahol. Ibig sabihin, may kakulangan ang isa sa pinaghahambing. May kakulangan. Kung yung isa ay masigit, ito naman ay may kakulangan. Walang pangungusap na aking ibibigay ay di gaanong masarap ang kanyang luto kaysa sa kanyang nanay. Di gaanong masarap ang kanyang luto kaysa sa kanyang nanay. Ano ang mapapansin ninyo? Ibig sabihin ng di gaano, hindi siya ginagamit sa
tao. Ginagamit siya sa hambingang bagay. Ibig sabihin sa ginagawa ng tao. Okay? Ginagawa ng tao o kilos ng tao. Okay? Pangalawang halimbawa ng di gaano ay di gaano marunong magtrabaho sa bahay ang mga kabataan ngayon kung ihahambing sa kabataan mo. Kung mapapansin ninyo, hindi siya ginagamit sa katangian ng isang tao. Dapat ginagamit siya sa ginagawa ng isang tao, sa isang bagay na ginagawa ng isang tao. Okay? Hindi siya ginagamit sa sa katangian ng isang tao o sa itsura o physical na anyo ng tao. Pangalawa naman ay di gasino. Ang mga halimbawa ang aking ibibigay ay una, di gasinong matalino si Ana. Di tulad ng kanyang ate na naging lalaging namumuna sa klase. Mapapansin ninyo, ang ginamit natin dito ay di gasino at may adjective o may pang-uri na matalino. Ibig sabihin, ginagamit natin sa katangian ng isang tao. Okay, so yun yung mga halimbawa ng mga paghahambing. Meron pa kasing isang uri ng paghahambing, pero tatalakayin na lang natin siya sa susunod ng mga aralin. Ngayon, kung mapapansin ninyo, ang paghahambing ay talagang napaka-importante sa pang-araw-araw nating gawain. Kung kaya dapat nating malaman ng maayos kung paano ito ginagamit sa pangungusap o sa paglalahad o kaya naman sa pagpapayag ng ating mga kaisipan o mga nais nating sabihin. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa paksang ito, maaari po kayo mag-comment sa comment box at para mas maliwanagan pa kayo sa aralin ito. Guys, maraming salamat at makinig kayo sa aking aralin ngayon at tinapos nyo ang video na ito. At kung meron kayong natutunan, mag-comment lang kayo dyan sa comment box. At mag-comment na kayo ng mga gusto nyong aralin na ating nais pang galakayin. So, susunod na aralin ay pag-aaralan naman natin ang panitikan. So, maraming salamat at paalam!